Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Game guys, simulan natin. Let's go! Mag-react po muna tayo rito. Ito na naman po si Risa Ontiveros. Kung hindi nyo pa po napanood yung video natin kagabi, nagkasagutan po sila, no? Ni Francis Tolentino. Ay hindi, nung kahapon yan. Okay, dahil po gustong balatubain, gusto pong ipahiya ni Risa Ontiveros, ito pong si Francis Tolentino. Sa pamamagitan po ng yung pang-insulto niya na baka hindi alam, no, ni Francis Tolentino yung ginagamit yung salita yung Supreme Court ay madalas na pandalas ng ginagamit yung terminong badges of good faith, no, yung badges of good faith. Ininsulto niya po ang sinabi niya, nag-cite po siya ng mga Supreme Court decisions. At sinabihan niya po si Tolentino na dahil bago ito, baka hindi alam ni Tolentino na... Wala talagang ibang magawa si Kuya, no, si Risa, kundi mamuna or tumutol, malaban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga pinaggagawa niya guys, mga soto lang, sa pinaggagawa niya mga kaibigan, ano, soto lang, ano, siya rin ang mismong sumisira sa pangalan niya. Tatakbo siya, nagbabalak silang tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Sa tingin kaya niya, mananalo siya. Wala. Baka kahit sa Senado tumakbo yan, malabo ng maalsot yan mga kaibigan. Kasi kalat-kalat na yung mga anomalya nila sa PhilHealth. Naging dahilan naman po para ma-insulto, no? Itong si Francis Tolentino. At pina-strike niya yung pang-insulto na ito ni Risa Ontiveros. Ngayon, ganun po sa panyayari din po na yun, eh humingi po ng tawad dito si Risa Ontiveros, no? Dahil mukhang siya ay nabigla din, no? Hindi niya akalain na may insulto. Okay. Ngayon po, pagkatapos po niyan, pumayag din siya na ma-strike out yung kanyang pang-insulto. Kaya Francis Tolentino. Sa mga hindi po nakakaalam, no, bakit na insulto si Francis? Ikaw ba naman sabihin mo? Kasi po sa mga abogado po, yung mga Supreme Court decision, updated po sila diyan eh. Lalo na latest 'yan, 2020 yung binabanggit ni Risa Ontiveros eh. At hindi po simpleng abogado si Francis Tolentino. Sabi ko nga si Francis, ilan lang po ba yung abogado sa Senado, 'di ba? Kukunti na lang po sila eh. Kung ang si Francis Tolentino po na isang senador at isang abogado ay wala pang interes, 'di ba? Imposible pong mawalan po siya ng interes kasi trabaho niya 'yun eh. Gumawa ng batas. Elibangan po ng mga abogado yung mga Supreme Court ruling, 'no? Kaya talagang pang nainsulto po si ano si Francis Tolentino sa tinura na 'yon, no, na parang hindi niya alam yung mga bagong ruling. Kaya pina-strike out niya po. Okay? In return, inano rin po, no? In return po, talagang ininsulto niya rin itong si Risa Ontiveros na parang sinasabi niya na pasensya na po kayo eh, ako eh law student pa lang. Ayan po. Kung hindi nyo po naunawaan, hanapin nyo na lang po yung video ko doon nakaraan. Okay. Anyway, ito po. Meron na naman pong banat si Risa Ontiveros.
Ito po, sinabi ni Risa Ontiveros. Hindi naman, na, ngayon na po niya to sinabi, hindi naman natin alam ang lahat. Diyos lang ang may alam ng lahat. Honestly, wala akong intensyong i-open sila. Okay lang kung hindi pa aware si Cher. Nagulat ako sa nangyari kasi wala naman akong ibig sabihin bukod sa merong ganun lingwahe kahit sa Korte Suprema. Okay. So, nagulat siya. Bakit na-offend? Hindi niya raw sinasadya na i-offend. O, dalawa lang po yan, no? Talagang hindi mo alam na yung mga pananalita mo ay nakaka-offend. Ikalawa, sinadya mong mang-offend, tapos pinangangatwirana mo na lang ngayon. O, pwede rin naman kasing hindi niya naunawaan. Di ba? May nag-feed lang sa kanya na kanyang mga tauhan. Yun po ang sinasabi natin, no? Yung isang pinunong lutang katulad ni Lenny, nakakatakot na. Pero mas nakakatakot po yung isang pinunong kaunti lang ang laman ng kaperaso lang po ang laman sa pagitan ng dalawang tenga, no? Tapos nagdudunong-dunungan pa. Yan po, mas nakakatakot maging leader itong mga ganito na kaperasito lang po ang utak. Hindi, wala po akong tinutukoy. Biglang walang tinutukoy. Hindi na po napangangalanan yung mga kaparasitong utak sa Senado. Okay lang po kaparasitong utak mo. Dapat may magaling pong gumamit niyan, no? Yung tahimik ka lang. Kasi pag tahimik ka tapos kaperaso lang utak mo, minsan-minsan ka lang kumikibo, tapos mahihiwaga pa mga sinasabi mo, mapapagkama lang ka pa mga pantas eh, di ba? Mapantas talaga to kasi hindi namin maunawaan ang kanya sinasabi. Minsan lang magsasalita. Eh pero pagkapiraso lang utak mo at lahat nakasawsaw ka, mahahalata, no? So yun lang po. Sinata. Tapos na. Wala mga kaibigan kahit anong gawin talaga ni Risa, no? Hindi manalo to sa susunod na eleksyon. Pero nagbabalak sila, tatakbo raw siya ng bilang pangulo, mga kaibigan. Isa rin lutang yan eh. Diba? Nag-uusap-usap daw pala sila ganyan, tapos bigla siyang sasabad na hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Diba? Tapos sasabihin niya, hindi niya sinadya na maka-offend siya. Ganyan ba ang pangulo, magiging pangulo natin kung sakali? Parang lutang lang din, mga kaibigan. At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.